that never sleeps. Ito ang madalas na bansag sa New York City. Paano naman kahit hating gabi na o madaling araw pa, gising pa rin, walang tulugan ang maraming mga taga New York. At ilan sa kanila, mga kababayan natin Pilipino. Ngayong gabi, kikilalanin natin ang ilan sa kanila. Legal na trabaho sa New York ang pagiging stripper o go-go dancer. Kadalasan, ito ang nagiging stepping stone ng ilang mga Pilipino para makaraos sa buhay sa New York. Swerte minsan, swerte hindi swerte. So, yun naman talaga, hindi araw-araw Pasko. Marami pong salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Ginanap na 69th George Foster Peabody Award. Ang nag-ayo sa akin ay isang sikat na makeup artist sa New York City at isa namang world-class designer ang gumawa ng aking damit. It's incredible. Yeah, it's beautiful. Yeah. It feels gorgeous. Mula po dito sa New York City, ako po si Cara Damin. At ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Gitna ng makikinang na ilaw ng New York City, marami ang naiengganyong pumunta rito. At para sa mga taong naghahanap ng nightlife, buhay na buhay ang New York kapag gabi. Dito sa East 58th Street, binisita ko ang isa sa pinakasikat na Asian gay bar sa New York, ang The Web. Marami akong Pilipinong nakita sa loob ng The Web. Si Bob Sikulon ang isa sa mga partners ng bar. Isa rin siya sa mga nakaisip na itayo ang gay bar na ito. Rudy and Robert, you're gonna be dancing at 12:30. Ito rin ang naging paraan niya para mabigyan ng trabaho ang mga Pinoy na lumalapit sa kanya. Before, if you notice my dancer, they're all only muscle guys. And then, after a while, you know, nagsawa ng mga kabaklaan sa, ay, puro mga muscle, no? Puro mga steroids, you know, big muscle guys. Para bang, they want something new, something, you know, different. Isa sa mga nabigyan niya ng trabaho, si Jiggly, isang transvestite. Isa si Jiggly sa mga ipinagmamalaki ni Bobsy na performer dito sa The Web. Love of my life ko na to talaga. Like, performing is my outlet. Kumbaga, it's like the best way for me to be like my closest thing to becoming like Beyonce talaga. Kumbaga, reaching for the stars ko na to. Noong 2009, nanalo si Jiggly sa beauty pageant na Miss Gay Asia America na pinasimulan din ni Bobsy sa New York. 9 na taong gulang pa lamang si Jiggly, pangarap na niya ang mag-perform sa entablado. Dahil sa pagsasayaw at pag-awit sa The Web, kahit papano'y unti-unti nang natutupad ni Jiggly ang kanyang mga pangarap. Ang mga produksyon ng mga transvestite na tulad ni Jiggly ang dinadayo sa The Web. Pero bukod dito, may isa pang main attraction ng The Web. Ang mga tulad ni Michael na isa rin sa mga talent ni Bobsy. Dito sa Web, anong ginagawa mo? Dito sa Web, sumasayaw. Sumasayaw. Sa inyo ay? A go-go dancer. Legal na trabaho sa New York ang pagiging stripper o go-go dancer. Kadalasan, ito ang nagiging stepping stone ng ilang mga Pilipino para makaraos sa buhay sa New York. Ito rin ang trabaho na ibigay ni Bobsy sa ibang kapwa Pilipino sa Amerika, katulad ni Michael. It's a survival thing, you know. That's what you do. You have to do what you have to do in order to survive. Wala naman sasabihin sa'yo mga tao na, ay, yan, mananayo yan, gano'n. Kung sa umaga, nagpa-part-time si Michael bilang tagalinis at kahero, tuwing gabi naman, nagsasayaw siya sa entablado na nakalantad ang buong katawan. Pangarap mo ba or sa isip, panaginip mo, naisip mo na magagawin mo? Never. Never ko sa naisip na gagawin ko siya or
magiging agogo dancer ako rito mostly here sa New York. Nung first time na gumawa, na ginawa ko siya or nagawa ko siya, actually nakadegrade ng pagkatao. Kasi you have to literally na kinakailangan mo maghubad. At pag naghubad ka, it means parang you're surrendering everything. Kasi nakuhubad ka na. And everything, kung kapag hahawakan ka, wala kang magagawa kahit na ayaw mong hawakan ka. Pag hahalikan ka, kahit na ayaw mong halikan ka, you have to do this. Kasi nandito ang pera. Sa loob ng 6 na buwang pagpe-perform sa The Web, tila unti-unti nang natatanggap ni Michael ang trabahong nagbibigay sa kanya ng kabuhayan. Malaki kasi ang kinikita niya rito gabi-gabi. Kung siswertihin, umaabot ng hanggang $180 ang kinikita ni Michael kada gabi sa mga tip pa lang ng customer. $70 pa lang. Swerte minsan, swerte hindi swerte. So, yun naman talaga, hindi araw-araw Pasko. Pangako ni Michael sa kanyang sarili, pag nakaipon na siya ng 1,000,000 piso, babalik siya ng Pilipinas para tuparin ang kanyang matagal ng pangarap. Ano ba ang pangarap mo? Pangarap ko po, simple ang pangarap ko. Gusto ko lang hong maging isang nurse na isang nurse na malaking sinasahod, isang nurse na sabihin natin mayroong stable job sa hospital. Nasabihin natin yung monthly mo o yung annually mo, malaki yung perang nakahawakan mo. When pag kinumpit mo sa Pilipinas, eh, milyon ang pera mo. At habang di pa niya nakukuha ang perang inaasam para makapag-aral, patuloy siyang magtatrabaho sa The Web. Anong advice mo sa lahat ng mga bata or mga young people like you na nangangarap din ng magandang buhay sa New York or sa Amerika? Siguro mapapayo ko sa kanila, kailangan mag-isip sila ng 2 beses, 10 beses, o 100 beses. Dahil once na nandito ka na sa Amerika, kailangan handa ka. Literally, na maghahanap buhay at ang pahuna mo rito ay hindi lang yung katawan mo, kundi dugo. Sa aking pagpasyal sa The Big Apple, nakilala ko ang iba't ibang mukha ng ating mga kababayan. May mga masaya't nagtagumpay. May mga masaya sa kanilang kalayaan na gawin ang kanilang kagustuhan. Pero meron din namang mga tulad ni Michael, nakapit sa patalim pero patuloy na umaasa ng mas magandang kinabukasan.